So guys, ang travel tax ay 1,620 each. So times 4 kami, 4. And guys, tapos na kami sa immigration and then nakalagpas na rin din kami dun sa may scanning ng mga bags. Sa immigration, ang tinanong lang naman sa akin is kung nagtatrabaho daw ako sa government. Siyempre sabi ko hindi. And then kung kailan daw babalik. And then ayun, tinataka na. And then dun sa kids ko naman, yung bunso ko, tinanong lang kung nasan yung mami niya kasi magkaiba sila ng immigration officer. Magkakahiwalay kami. So after noon sa immigration ay pipila kayo dun sa pag-scan ng mga bags. And then after noon, ito, andito na kami. Hintayin na lang namin yung aming flight. So yung boarding gate namin, hintayin namin dun sa Bandaron. And medyo matagal pa, siguro mga 3 hours pa. Matagal pa, pwede pang matulog. Ayan, 6:15 yung flight namin na Rita. Since medyo matagal pa yung flight namin, and magbe-breakfast muna kami dito. Quick breakfast lang dito sa KFC. Hindi pa kami nakakarating ng Japan. Sakit na yung paa ko, tsaka tuhod ko. Hira. Ayun guys, meron kami isang check-in baggage na 20 kilos. And then sa pabalik, kumuha din kami ng check-in baggage na 20 kilos. Para hindi namin nilalagay yung mga mapapamili namin. Dahil sa airport, KK is life. Ayun na. Seat number is 54B. So dito sa dulo. So okay guys, subukan kong matulog and I'll see you when we touch down Narita. Guys, we are now here at Narita Airport and nagkabit lang kami ng SIM card pagbaba namin. Yung SIM card na nabili namin ay nabili namin sa Lazada. Pag suksok mo ng SIM card niya, kung dual SIM ka, hindi pwede na may kasama siyang isang SIM kasi nalilito. So kailangan tanggalin niyo yung SIM na existing niyo na nasa na from the Philippines at ikabit niyo yung SIM card na binili niyo. Yun lang dapat ang laman ng cellphone nyo. And then, i-click nyo lang yung roaming. And then, okay na siya. Pagka hindi siya ma-detect, on and off nyo lang yung cellphone nyo. And then, okay na. Medyo malayo yung lalakarin from embarkation ng airplane papunta sa immigration. So, ito. So sa ngayon, hindi pa naman nakakalito dito. Ayan. Mga manga. Very Japan. So ayan guys, tapos na kami dun sa immigration apart. Medyo mahigpit dun. And napaka-importante talaga na gumawa kayo nung fill out dun sa Visit Japan web. Kasi may di-display siya na QR code. May napanood akong TikTok na gumawa siya doon ng ano, ng fill out doon sa Visit My Japan web. Tapos sabi niya, yung family mo, i-join mo na lang and then okay na. So mali po yun. Kailangan po, bawat isang miyembro ng pamilya nyo ay gumawa ng tigi-tigisan nilang fill out doon sa Visit My Japan web. Kasi doon po kami natagalan kasi all the while, tama. Akala ko tama yun kasi sinunod ko sa TikTok. Pero mali pala, dapat daw tigi-tigisan. So ayun, ngayon nandito na kami sa may conveyor at iniintay namin yung aming luggage. Ayan. So this is Narita Airport. Ayan. So ayan, kasama namin si Nika.
Maganda yun yung kids ko. Yan. Pansinin nyo yun, pagkaka-arrange ng mga luggage dito, nakaharap talaga sa inyo yung bitbitan. Pag sa Pilipinas yan, nakatumbling lang yan. So ito yung sa amin. Buo pa naman. Tsaka malinis. Yan. Ngayon guys, so after nyong makapasok dun sa immigration, and then after nyong pumasok dun sa tinatawag nilang Blue Gate, yung dalawang entry na may automatic na swivel, sasalubungin kayo dito. Pag exit nyo dito, sasalubungin kayo ng napaka sarap na amoy ng kape. Ayan. And then nandito na kayo, and then we're going to the train ticketing offices. But before kami mag sakay ng train ay bibili muna kami ng aming Suica card. Ayan, so ito na yung mga vending machines nila. So ayan, so bababa tayo dito. And then pagbaba natin ay hanapin natin yung parang ATM. At doon tayo bibili ng ating Suica card. So ito, may bilian din ng SIM dito. Sobrang linis talaga dito guys. Oh. Pati yung ano, elevator nila nililinis. Ano ba yung mga yan? Japanese capsule toy gacha. Baka mananalo ka ng toy. Huhulugan mo dito. Kaya lang kailangan may coins. Tapos ikutin mo. Tapos pagka sure na may lalabas na toy, o swertihan lang. Sure, parang may bayad din. Kasi parang bibilin mo siya. Yan, oh. 400 yen. Tapos suot mo dito yung coin, tapos ikutin mo siyang ganun. May lalabas na toy. Kung alin yung gusto mo, pipili ka na lang dyan. Tapos ito, meron din dito. So lahat yan na may slot, hulugan mo. 500 yen naman yan. Tapos pakakuha na itong mga balls na to. And then ito naman yung locker. Pagka yung kagaya namin na mayroong malaking bagahe, ayan o, may mga baggage, may mga luggage sa loob. Pagka yung gusto nyong may mga pupuntahan kayo at saka ayaw nyo na lagi kayong may dalang luggage na ganito, pwede nyo siyang iwan dyan. Tapos may bayad siya. Ayan, tapos dyan nyo na lang siya babalikan. Manigiri. Yan ang nauna dun, no? Ito na yung nakikita natin sa vlog. Yan, chicken and egg. Ito yung ano. Ay, yung, di ba ito yung may technique kung paano buksan? Kung yung una mong bubuksan? Oo. Yan, daddy, try mo yan. Kaya lang, parang hindi ko mabasa kung anong ano. Kung anong laman. Ah, may picture naman pala. Ayan o. Kayo? Ayan. Ito na lang, egg. So yan, bili ko na aking first meal dito sa 7-Eleven. So this one. Yan, meron din silang ganyan dito. Parang mas masarap ito. Ay, ayoko pala na may rice. Hindi nga pala ako nagra-rice. So ito na sa akin, sandwich. Masarap sa akin kaya. Kaya sobrang laki. Sobrang laki naman. Parang liit ng ulam. Parang namuya na. Parang namuya na yung ulam. Alin kaya? Ha? Oo nga eh. Subukan. Sana may malapit na 7-Eleven dun sa titirahan natin. Ay, nilangal. Sobrang dami, Hans. Oo nga. May mabibilang pa naman tayo. Dapat ano lang muna yung kakainin mo ngayon. Kasi may mga 7-Eleven pa naman tayo madadaanan. Maraming 7-Eleven doon sa malapit sa ano natin, Airbnb. Ito sa akin, oh. Oh. May
ano pa, itlog na maalat. So yun guys, napakaganda nga ng experience dito sa Japan. It's our first time here dito sa Tokyo, and then yun nga, unang paglapag pa lang ng eroplano dun sa airport nila, unang napansin ko agad is napakalinis nung runway, as in pati yung damo nila is napaka-perfect ng pagkakakat. Parang sinukat bawat isang hibla ng damo. Sobrang perfect talaga. And then napakalinis talaga. Akala ko sa vlog lang talaga yung malinis, pero talaga sobrang linis. And then ang medyo ano lang dito, ang medyo nakaka overwhelm lang dito is sobrang higpit talaga dun sa kanilang airport bago ka makapasok talaga sa Japan, bago ka makalabas ng airport is sobrang higpit talaga. Ang dami naming nilagpasan, ang dami naming dinaanan ng mga immigration, ang daming QR code na kailangan, and then malalaman nyo na nandun na kayo sa final stage pagka lumagpas na kayo dun sa tinatawag na Blue Gate. So after dun sa Blue Gate and pag exit nyo, sasalubungin kayo ng napakabangong amoy ng brewed coffee. And then, so as we turn right naman, ayan, 7-Eleven. So ito yung unang 7-Eleven experience nilang kids ko. And ayan, nakabili na sila, Lance. Ayan. Op, awa lang ano, bag. Hindi, awak lang. So ayan. Hindi ko dala yung ano. Aba, nag-Starbucks pa si mami, oh. Taste test daw. Unang kain sa Tokyo. From 7-Eleven. Check muna. May mga ano to. Gulay. At saka, hindi ko alam kung ano yung brown na yun eh. Kung tuna. O testing. Subo. Manghang. Parang lasang ano. Parang parang yung pagkain ng ano, ng Indian. Parang Indian food yung kulay brown. Biryani. Ah, parang biryani. Ew. Tapos pero lasang-lasa yung gulay. Lasang fresh naman. Kahit malamig siya, lasang fresh. Isang lang. Masa yung tropa kong ay, isang lang. So, subukan muna natin itong cafe latte kung anong lasa. Malamig din siya. Lang natin. Lasang ano? Kokwa. Ito isa. Ito naman. Ah, ang pait. Ang tapang. Ang pait, grabe. Nahanap ko, parang ano rin kumain ng ano, parang kumain ng complete meal, kahit sandwich lang siya. Kasi ang kapal, dami laman sa loob. Ayan. Ayan, coin changer. Okay, hati. No way. Ayan, tapos, ang gagawin? Ibili na laruan. Ayan. Ito yung napili mo. Rabbit. Ilan ba dapat? Magayo umiko. Wala nun lang. Saan? Ayan. Stranger, hindi ko kilala. So ngayon ay palabas na kami dito sa mga train station at dito na magsisimula ang aming pakikibaka sa mga train station dito sa Tokyo, Japan. Third one is the credit card.
5 lang, mami. Now under process. Gusto ko rin ka pang 5. Oo. Oh, eh, dapat nga dalawa na din. Hindi ka dalawa lang kayo? Paano sila dalawa? Sige. Tigitigisa. Ayan, isa pa. Tapos yan. Para another card. Ayan. Please select the desired card and please insert money to the credit card. Hindi ba consider na ano? Now under process. Adult na? Hindi, 16 eh, parang ano? Pwede may discount ba? Thank you. Yan. Please take everything with you. Hindi ko sure kasi yung nandito. Yun guys, pag galing nyo dito sa may exit kanina, ay didiretso kayo dito, papasok kayo dyan sa may nakalagay na Terminal 3, then kanan makikita nyo yung mga machine ng Suica. So mabilis lang siya. Pwede naman din dito, kung may gusto pa kayong mga itanong, pwede din dito kayong kumuha ng Suica card dyan sa may booth. Pag may itatanong kayo, pero kung wala naman kayo itatanong, outright card na dito sa parking. Yan. So ngayon, sasakay na kami ng train. Ha? So, nandito na tayo sa train station. Yan. So, kung mapapansin nyo, meron din mga nag-a-assist na yan. Ayan. Napaka-friendly naman nila. Pagka hindi ka sure sa sasakyan mo, tanongin mo lang sila. Explain nila. Guys, paglabas namin dito sa Kanamachi Station, hanapin na namin yung aming Airbnb. So, andito na kami sa parang pinaka-downtown city, Kanamachi. So, Google Map lang yung gagamitin namin para mahanap yung Airbnb na binook namin. Okay, may ano, smart car, mini car. Ayan. So good thing, mukhang malapit kami dito sa Family Mart. So may mabibilang kami ng pagkain. Tsaka ito, maraming mga resto. Ngayon bike, oh. Okay, 7-Eleven ulit. Ayan guys, nakita din namin yung Airbnb. Medyo malayo lang na konti. Hindi pala konti, malayo talaga siya. Wala dun sa main town. Kasi dun eh, galing kami dun sa may bandang building na yun. Tapos, malayo-layo pa yung nilakad namin. Tapos nagpaikot-ikot pa kami ganyan. Pero siguro kung isang diretso lang kami dito, baka malapit-lapit. Hindi lang namin kabisado pa eh. So ito yung Airbnb. Yan. Bell Mason. Ayan o. Eh pangalan naman pala eh. Bell Mason. Yan. Yan.